Yo, what's up mga kapudri? For today's video, magluluto po tayo ng burger steak. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, magsubscribe na po kayo, then i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa marami pa pong video ang i-upload. So yun guys, share ko lang po, may nabili po akong Sadia beef burger sa Monopri. Makakatipid ka na po dyan dahil 20 pieces po siya per box. So ang kagandahan po dito, naka-individual pack po siya. So hindi ka na po mahihirapang pag-iwahiwalayin. Yun nga lang po, mas maraming plastic, mas maraming kalat. So yun guys, pinirito ko na po yung ating burger patty. 3 minutes, both sides, okay na po yan. Then after ko pong i-fry ng 3 minutes, isi-set aside lang po natin siya. Then mag-start na po tayong gumawa ng ating sauce. Maglalagay na po ako ng cooking oil sa ating pot. Then uunahin ko na pong ikisa yung ating bawang. Then after ng bawang, isusunod ko na rin po yung ating sibuyas. Maglalagay din po ako ng konting butter. Once na na-dissolve na po yung ating butter, maglalagay na po ako ng soy sauce. Then magdadagdag din po ako ng 1 spoon ng oyster sauce. So guys, gagamit po ako ng creamy mushroom soup para mas lasang-lasa yung mushroom taste ng ating sauce. Idi-dissolve lang po natin siya sa normal temp water. Halu-haluin lang po natin hanggang sa tuluyang ma-dissolve yung ating powder. Yung kulay black po pala na lumulutang, yung po yung mga mushroom slice. Ito po yung magpapasarap sa ginagawa nating sauce. After ko pong mailagay yung mushroom soup, itimplahan ko na po siya ng paminta. Then imimix ko lang po siya with a low flame hanggang makuha natin yung texture ng sauce na gusto natin. Dahil napasobra po yung mushroom powder natin, magdaragdag po ako ng konting water. Then imimix ko lang po ulit siya hanggang tuluyang lumapot yung ating sauce. So yun guys, okay na po yung texture ng ating sauce. Hindi ko na po siya sasalain dahil mushroom soup naman po yung ating gamit. Prepare na po natin yung ating burger patty. Garnish na rin po natin ang ating sliced mushroom. Then lagyan na po natin ang pangmalakasang steak sauce. So yun guys, ready to serve na po yung ating beef burger steak. Sa mga hindi pa po nagsubscribe sa aking YouTube channel, magsubscribe na po kayo, then i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa marami ko pa pong videong i-upload. For more cooking recipe tips, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching, have a nice day, and God bless you all.